Alam niyo ba na ang sarap magkaroon ng AirPods? Yung way na pagtingin sa'yo ng mga tao kapag nasa labas ka, kapag nasa mall ka, tapos suot-suot mo yung AirPods, yung tingin nila na iniisip nila sa'yo ay high status person ka, mayaman ka. Masarap sa feeling yun. Dahil alam nila na yung suot-suot mo ay mamahalin. Pero meron ako ditong klaseng AirPods. Kamukha siya ng original, pero hindi nila alam. Mumurahin lang pala. At ito, yung AirPods na ginagamit ko palagi. Sabihin ko sa inyo, kung sulit ba to. Pero in conclusion ko, sulit to. So ngayon, i-review ko tong premium copy ng AirPods na meron ako. Kung gusto niyo bumili ng ganito, meron lang akong link na ilalagay sa description kung ano yung pinagbilang ko nito. At sisimulan natin yung review na to sa design. Yung design niya, napaka-parehas siya sa original na AirPods. Nandun yung mga sulat sa likod na designed by Apple in California. Tamang-tama yung pwesto ng pair button niya. Yung size niya, kaparehas ng original. Though yung bigat ay hindi masyado, pero hindi mo naman ipapahiram ito, diba, sa mga ibang tao. Dahil, syempre, ang earbuds or kahit anong mga earphones, hindi dapat natin niya pinapahiram kasi meron tayong mga earwax na nalalagay dyan na kadiri, diba, kapag nasi-share natin sa ibang tao. Speaking of dumi sa mga tenga, yung paglinis na tong earbuds na to ay medyo madali lang naman siya basta gumagamit ka ng cotton buds. Pero ang problema dito ay kapag hindi mo siya masyadong nalinis or madumi ka masyado gumamit ng earphones mo, minsan nagkakaproblem ito sa sensor na meron ito. Na kapag magtatap ka, minsan hindi masyadong nade-detect dahil sa cleanliness nito. Doon mamaya i-explain ko pa yan further na meron talaga itong mga problems na hindi naman pwede na itong premium copy pares ng original na wala mga trade-offs ito mahuhulog kasi napakamura nito. Meron din ako napansin na problem sa design niya dahil yung pag-charge nito ay hindi gaano 100% na kapag nilagay mo yung AirPods sa case, automatic siya mag-charge agad. Though 90% of the time, mangyayari yun. Though may mga times na parang kapag nilagay mo yung AirPods sa case, hindi agad siya nag-charge, na kailangan mo tanggalan ulit para ilagay ulit para ma-adjust yung pwesto niya. May mga ganun na problem. So kung sa design niya, okay na siya. Hindi siya magmumukhang fake sa mata ng iba. Next naman yung sound quality. Kung i-compare ko to sa original dahil nakatry naman na rin ako ng original, nahiram ko sa kaklasiko. Yung sound quality niya ay medyo the same din. Dahil yung sound quality ng original AirPods ay same din ng sound quality ng earphones na nilalagay ng Apple sa kanila mga box kapag bumili ka ng bagong iPhone. Which is hindi naman talaga masyadong ganun ka ganda, pero very good na rin siya sa pag-capture ng mga details sa isang kanta. Di siya maganda, pero pwede na. Parehas lang din ng original. Part din ng sound quality ay yung latency niya. Wala akong nakikitang delays sa pagnanood ng videos at lalo na sa pang-gaming. Nagagamit ko to sa pang-gaming. So ikaw yung tipo ng tao na gusto mag-earphones palagi habang naglalaro. Magugustuhan mo to dahil wala kang mapapansin na delay sa paggamit ito kahit na Bluetooth earphones ito. Next naman, yung battery life. Ito siguro yung pinaka hindi ko nagustuhan dito sa AirPods na to. Syempre yung design gusto ko kasi kamukha ng original. Yung sound quality, medyo kamukha na rin ng original. Pero nag-fail ito ay sa battery life. Ang mga products kasi ng Apple, meron silang mga chips sa loob na sila mismo yung nagde-design ito para sa mas efficient way ng pag-consume ng isang product. For example, sa mga iPhone, di ba? Excluding sa mga nakaraan na iPhone kasi mga pangit talaga yung mga battery life nun. Pero kung napapansin nyo sa mga bagong iPhone na lumalabas ngayon, kung titingnan nyo yung specs ng milliampere nila, hindi masyado mataas. Pero dahil sarili nila yung chip na nanandun sa loob, nakukompensate niya yung pagkaroon ng mababang battery life at nagkakaroon ng maayos na battery life. Mas decente pa sa ratio ng kung gaano karami yung battery life sa isang Android na phone. So kung babalik tayo dito sa premium copy ng AirPods, yung battery life niya ay medyo hindi maganda dahil nga, di ba, compact yung size ng AirPods. At hindi ito basta magagaya ng mga manufacturer na gumagaya lang. Pero kung gusto niyo ng estimation, yung battery life na sa akin, for example sa mga AirPods lang mismo, wala yung case, tumatagal sila ng 3 buong episode ng podcast. Na yung mga podcast na yun, mga tigi isang oras. So sabihin natin mga 3 hours ang battery life ng AirPods. Pero yung sa case naman, kung palagi ka naman gumagamit, yung case ay magde-drain talaga yan ng mga 2 araw. Which is shorter pa rin sa original na AirPods na umaabot ng mga linggo. So kung extensive ka sa paggamit ng AirPods mo, kailangan mong i-charge yung case ng mga every 2 days, every 3 days. Which is okay lang naman siguro, pero hindi siya ganun ka-convenient tulad ng original. Yung last naman ay yung mga typical na features na makikita natin sa AirPods na original. Yung una-una doon ay yung instant pairing nito sa iOS devices. Though lahat naman talaga ng mga AirPods na original ay gumagana sa Android, sa iOS ay napakasimple nitong i-pair. Buksan mo lang yung AirPods sa tabi ng isang iPhone at maglalabas na ng pop-up yung iPhone mo
na gusto niyang i-pair ito. Meron din siyang convenience na katulad ng original na AirPods na kapag binuksan mo yung case, kinuha mo yung mga AirPods, automatic mag-o-on na siya. Hindi siya tulad ng mga ibang chip na mga Bluetooth earbuds na kapag nilabas mo yung kanan, doon muna kukonek yung phone mo. Tapos pag nilabas mo yung kaliwa, kukonek yung kaliwa doon sa kanan, tapos yung kanan yung kukonek sa phone. Ito, walang ganon. Isa lang yung magiging name niya sa Bluetooth mo. At kapag nilabas mo yung kaliwa, okay lang din yun. Kapag nilabas mo lang yung kanan, okay lang din yun. Pag nilabas mo yung parehas, ganon din yun. Kaya, thumbs up ito para sa akin. Kasi yun nga, babalik tayo sa sinabi kong problem kanina, na yung kapag binabalik mo yung earbud sa case, minsan hindi siya ganon ka-precise na fit. Na ang nangyayari, kahit nasa case na yung AirPods mo, hindi pa rin siya nag-charge. Kaya ang nangyayari, akala mo na balik mo na yung isang AirPods sa case, tapos for example, ginagamit mo yung isa, na para malaman mo kung nag-charge ba yung AirPods, ay papanggan mo pa yung case kung may tumutunog doon kapag nag-play ka ng music. Meron din ito mga features na katulad din ng original AirPods na may mga double tap, to pause or play, mag-skip ng kanta or mag-go sa previous na kanta. Though may isang kulang dito na feature na siguro okay lang naman sa mga tao. At ayun na yung parang Hey Siri na function. Diba kasi ang original na AirPods or specifically yung pangalawang AirPods na kaparehas din ng itsura ng original, meron siyang function na kapag nagsabi ka ng Hey Siri, maririnig niya ito at mabibigyan mo ng command si Siri. Wala tong ganun. So may isang option na iniisip ko na yung iset up si Siri sa mismong double tap, hindi rin gumagana yun. So pwede rin itong AirPods na ito pang mga player pause, skip songs, kahit na may mga kulang siya na ibang features. So ano yung conclusion ko dito sa mga AirPods clones na to? Okay naman siya. Sa price na less than 600 pesos, pwedeng-pwede na siya. Actually, mas maganda nga experience ko dito kaysa sa mga original na mga 800 pesos or 900 pesos na mga wireless earbuds. Dahil may ginagaya ito na mas maganda pa sa mga yun. Though magiging problem mo lang dito ay yung battery life at yung inconsistency niya sa paggamit or sa pag-charge specifically. So nire-recommend ko ba to? Oo, dahil mura lang siya at very usable naman din siya. Yung sound quality niya kapares lang din naman ng original at yung itsura niya kapares din ng original. Kaya kung gusto mo ng AirPods na napakamura, ito yung para sa'yo. Kung nagusto mo itong video na to, like ka lang. Kung hindi, sino mo sa ayaw mo? Subscribe kayo at hit yung bell para sa mga susunod na videos katulad din ito. Bye!